Magandang araw sa inyo mga kapatid. So may nagtanong sa akin na isa nating kababayan ang sabi sa akin ay, Sir, paano kayo dumidiskarte ng extra income dyan sa UK? Ano po ang ginagawa ninyo ni Ate Bebang? Alam niyo mga kapatid, ang sagot ko dyan ay ganito. Nakakatuwa kasi alam niyo si Ate Bebang ninyo ay natututo ng dumiskarte mga kapatid. Parang maano na siya eh, parang na rin Pilipino si Ate Bebang ninyo. Hindi katulad dati na medyo nahihiya pa siya. Pero ngayon talagang hindi na siya nahihiya na dumiskarte na parang Pilipino po mga kapatid. Dati si Ate Bebang ninyo nahihiya pa yan. Pero ngayon, wala na siyang pakialam mga kapatid eh. Para na siyang Pilipino. Nakita niyo naman sa isa sa mga video namin na nangunguha kami ng mga appliances na binibenta namin online. Mga kapatid, nakita niyo naman sa Ate Bebang ninyo, nagbubuhat ng refrigerator, hindi nahihiya. Nagbubuhat kami ng aparador mag-asawa, tapos binibenta namin sa marketplace. Isa sa mga diskarte yan mga kapatid, extra income din yan. At ang inyong lingkod naman mga kapatid ay meron akong permanenteng trabaho. So ayan, may trabaho ako at minsan nag-i-agency ako mga kapatid kapag meron akong libreng oras. At minsan nag-online selling din ako mga kapatid kasi maraming nabibili rito ng mga gamit na pwede mong ibenta sa marketplace, lalong-lalo na pag tuwing summer dito sa UK, ay mga car boot mga kapatid na makakabili ka ng mga murang-murang gamit na pwede mong ibenta at pagkakitaan pa online. So yun, sa Ate Bebang ninyo, ganun din mga kapatid. Nagpupunta siya sa mga car boot, tapos bibili siya doon ng mga gamit, tapos ibibenta niya rin mar sa online mga kapatid sa marketplace. So ayun, talagang discarded lang mga kapatid. At syempre, minsan nagde-deliver din ako ng dyaryo kada linggo mga kapatid. At minsan may racket din ako na talagang naghahatid ako ng pasahero sa airport, nagta-taxi, alam niyo na. Syempre mga kapatid, wala nang hiya-hiya eh. Kasi ang pinaka-importante dito mga kapatid ay yung kikitain namin at yung maitatabi namin. Yung mga racket namin mga kapatid, yan yung mga ginagamit namin pang gastos sa mga bills namin, sa mga expenses namin. Yun yung mga nagagastos namin mga kapatid. At syempre yung mga gusto namin paglabas-labas, eh syempre dun din namin kinukuha mga kapatid. Pero yung sahod namin mga kapatid, ayan, napupunta yan sa savings namin mga kapatid. So yun, diskarte lang talaga mga kapatid sa ibang bansa. Kasi kung wala kang diskarte dito mga kapatid, ay wala ka. At syempre, yung hiya-hiya, tanggalin mo na yung hiya-hiya na yan mga kapatid. Hindi naman nakakain yan eh. Huwag yun ang isipin yung sasabihin ng ibang tao. Ang pinaka-importante, kumikita kayo ng maayos, kumikita kayo ng legal, wala kayong inatapakan na ibang tao, inaagrabyado na tao. Syempre, iisipin naman talaga ng ibang tao, makikita mo sa online, si Kuya Fredo, yung asawa niya, si Ate Bebang, nagbubuhat ng refrigerator, ng aparador, nakakaya yung ginagawa niya. Bakit naman kami mahihiya mga kapatid? Ang pinaka-importante ay kumikita kami ng maayos at legal yung kinikita namin. At syempre, yung kinikita namin ay ginagamit namin mga kapatid sa aming mga bills, expenses, grocery at syempre yung paglabas-labas namin dito sa UK mga kapatid. Kasi syempre, ang pinaka-importante, yung bonding namin parati mag-asawa. Kaya nakikita ninyo kami, buong pamilya, lagi kami nagbabonding kasi nga syempre, rumaraket kami ni mami at dumidiskarte kami para meron kaming panggastos dito sa UK. So, tanggalin nyo na yan mga kapatid, yung hiya-hiya. Hindi nyo na makakain yan eh. Ang pinaka-importante mga kapatid ay may naitatabi kayo at napaghahandaan ninyo ang future ninyo.